So, what's up guys? At ako to ha, si Bosch Moto Vlog. At syempre, ito, iba na yung motor na gamit natin ngayon, ano? Which is itong ating second hand na kinuha na SZ, Yamaha SZ 150 2024 model. Ay, 2024 Advance 2014 model. Yan. At syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat syempre, ano? Syempre sa bumili nitong item na to. Diba? Ayan eh, yung misis ko, yan. Gusto ko muna magpasalamat sa kanya, diba? At syempre ko na rin sa sumama sa akin sa pagbili nito, sa pag-check up ng makina, lahat, etc. No? Yan. Nagpapasalamat ako, ano? Yan. Yan ay si Richard. Okay, so may checkpoint guys. Alright. Doon tayo sa gilid. Dito tayo. Dito na lang kay sir. Sayo ko na lang dadalhin sir. Layo nila eh. Ay, kailangan didup sila na sir. Hindi na ba ha? Opo. Okay, kung hindi nakapangalan sa'yo, kailangan didup sila. O kaya dali mo yung original na ORCR, parang high CR. Yung original na CR na sir? Parang hindi na makakaroon. Okay. Kasi kung original dala mo, ibig sabihin, sa'yo na talaga yon. Ah! Kung hindi, hindi na kapangalan sa'yo, pwede rin didup sale. Didup sale sir. Kailangan nyo po? Hindi na. Sige sir, salamat po. Ay, bukas yung motor ko. Sir, thank you, sir! Alright, so yan, pasado tayo, ano, yun. Sana narinig yung sinabi, ano, yan, kapag pa nabili mo na yung motor, at may ganong checkpoint, ay kailangan dala mo rin yung original na certification na katunayan na sa'yo na talaga tong motor na nabili mo na, no? Kasi hindi mo naman makukuha yung or yung original na certification kung hindi pa talaga sa'yo yung motor, diba? So pagka naman na hindi daw ay kung halimbawa if ever naman na naiwanan natin sa bahay yung original na CR, kasi ang hirap dalhin yan guys. Pag kasi nabasa yan ay talagang kawawa ka, di ba? Ang hirap kumuha ng original na certification. Hindi ko nga alam kung saan kumukuha nun eh. Pero magkaganon man ay dapat daw ay may dala ka kahit paano ay deed of sale ng iyong motor, di ba? So yun, tinanong ko kanina kung kailangan pa rin naman ni sir nung ating deed of sale, kasi willing naman ako na ibigay ang deed of sale, di ba? Para lang yun sa pagrespeto, di ba? Lalo-lalo na naka-uniform, di ba? Kailangan natin respeto. At saka, hindi natin kailangan katakutan ng checkpoint, guys. Kasi, ano yan eh, dagdag protection natin yan eh. For police visibility, di ba? Kung iiwas ka sa checkpoint, may kasalanan ka or may problema yung motor mo, di ba? Hindi natin dapat iwasan yan. Dapat hintuan natin yan para ipakita natin yung pakikooperate natin sa kanila, no? Itong mamamaya na pinoprotektahan nila. Diba? Ganun nang maging pananaw dapat natin na
tayo mga na-checkpoint, ano, hindi yung tayo pa yung galit, matapang, iwas tayo ng iwas, di ba? Tapos pagka yung mga pulis, walang pulis visibility, masisisi sila kasi bakit saan-saan sila nando doon, diba? Dapat nasa area lang sila. Tapos pag ginagawa naman nila yung ganyan, daming nag-re-react, diba? Pero pulis visibility na rin yan. Siyempre, may magtatanong na bakit Yamaha SA ang napili mo? Ano? Ang Yamaha SA ay drum brake ang likod. Na mahina yung stopping power. So, hindi yung mga ganoong bagay yung tiningnan ko dito. Tapos, yung iba sasabihin na mabagal. Mas mabilis pa dyan yung FSA, Jigser, ano, yan, mga ganong motor. Mas mabilis pa dito. Oo, tanggap ko yun. Pero, hindi ko naman kasi hangad ngayon yung tulin, ano. Yan, hindi ko hinahangad yung tulin sa motor ngayon. So, ang hinahangad ko ngayon sa motor, since mahal yung gasolina, ano, yan, is yung, ay, namatay. Yung tipid, yung konsumo sa gasolina, di ba? Siyempre, aanhin ko naman yung matulin kung yung gasolina ko naman eh parang hinihigop lang na soft drinks, no? Siyempre, alam naman natin ang Yamaha, no? Medyo matorque talaga siya, no? Torque talaga Yamaha. Kaya, yun. At tukod dun, siyempre, gusto ko namang maiba, siyempre, yung gamit natin, ano? Kaya naman, ito, nag-upgrade tayo ng merong, hindi naman, kumbaga, upgrade lang tayo sa timbang, ano, yan. Kasi dihamak naman na mas mabigat tong SA kesa dun sa motor ko, no, na saka ngayon si Tri ay nagmukha ng ano, nagmukha na siyang pangkarera. Si, eto nga palang essay natin ay hindi ko pa naiisipan ng pangalan. So, sa mga makakapanood dito, ay hihingi ako sa inyo ng favor, ano, yan. Siyempre na pwede natin pangalan sa kanya, no? Yan. At siyempre, babasahin ko rin naman yan sa mga comments. No? Hey, lalalim! Ah! Parang mukha ko to, ah. Lubak-lubak. Uy! Nag-go. Ayan, sing it more. Saka nagustuhan ko rin syempre sa SA, ano, ay hindi siya aggressive style ng motor. Ano, kumbaga nakabuka talaga yung mga kamay ko. No? Yan, isa rin yan sa nagustuhan ko. At bukod dun, diba, mahal ng gasolina ngayon. Ang nagustuhan ko isa pa sa kanya ay yung kanyang katitiran. Ano, yan. So, 150cc category. So, hindi ko alam, ano, kung siya ba yung pinakatipid or may mas tipid pa sa kanya. Ano, pagdating sa manual transmission na 150 category na motor. Ano, hindi ko alam. Hindi ko naman pwede sabihin na mas matipid siya kaysa dito, hindi, hanggat hindi ko nalalaman, ano. So, kailangan ko rin naman siyempre malaman kung
gaano katipid si FC, gaano katipid si Jigser, 'di ba? Eh, malay mo mas tipid sila kaysa dito, no? Pero sa katulad ko, ano, nagaling sa motor na malakas kumonsumo, para sa akin si SA ay matipid na. Ayan. Ay, cone. Ayoko dyan. Ayan, parang na-bad trip si kuya sa akin. Minto ako eh. Ayan, so ito lang naman yung problema ni Eze, you know. Ayan, so mura ko lang siya nakuha. At yun, nagpapasalamat ako, ano, dahil dito. Kahit paano meron tayong bagong body-body sa daan. So yan, gusto ko muna rin siyang itry sa long ride, ano. Yan, siguro by July. Yan. Biyahe kami ng medyo malayo-layo. So hindi ko pa alam kung saan at gaano kalayo yung babiyahihin. Okay, sana talaga gumagana siya. Sana talaga hindi ito problema. Yan, 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 yan. So, nakikita niyo to. Yan ang problema ko eh. Kasi naglolo ko siya eh. Kasi marami talaga dapat akong ma-upload na video. Kasi marami-rami na rin akong videong nagawa. Kaya lang nung chinek ko isa-isa, lahat pala walang sound. May iba naman na may sound, tapos biglang nawawala. Hindi pala kasya. Hindi na nawawala yung mga sounds. Kaya minsan na ano ako na kung i-upload ko pa ba siya or puputol-putulin ko, ano, yung daming yon, kukunin ko lang may mga sounds and then pagtatapal-tapaling ko na lang siguro. Kaya nang iniisip ko nung pinapaano ko, parang ang gulo nung naging content eh. Unlike nito, sana gumana. Ang content ko ngayon ay tungkol dito sa ating Yamaha SA, ano. So, luma na, oo. Luma na siya, pero for me, ano, is bumaman, di ba? At least, yun yung nagagamit mo at maganda pang manakbo, di ba? Maganda pa siya tumakbo, smooth pa siya. Ano, hindi siya ganun ka... Bukod dun talaga, guys, hindi siya aggressive. Ano? Ayan. Siguro lang talaga ay... Nagsawa na ako sa mga aggressive style. Ano? Na motorcycle, ano. Ayan. Yun. Dito ko talaga sa Google Map din binibase yung bilis ng takbo ko kasi mas mamaya, nagsasalita si Google eh. Mas accurate kasi siya kasi GPS siya eh. Na kumpara sa ating speedometer, lalo na speedometer natin eh. Rasi eh, rasi. Guys, rasi. Ay! So dito ko binibase sa takbo ng Google Map kung gano'n na rin kabilis yung takbo ko, ano, para nakukontrol ko siya. Hindi ako nag-overspeeding, ano, nami-maintain ko, gusto ko gano'n. Gusto ko talaga nami-maintain ko yung takbo ng motor, no. Eh, hindi ko naman sobra sa slow moving, ano. Hindi ka rin naman sobra sa bilis na takbo. Yung maintaining lang. Kasi ang maintaining limit naman dito sa Commonwealth is maximum speed niya limit is 60 km per hour. Ano, may ibang motorcyclist
kagaya ko dati, yan, huwag na tayo humarap ng iba, ano, na nag-o-overspeeding talaga dito. Yan. Like me. Tayong manap na iba, maninisi pa tayo ng ibang tao eh. Eh, sample ko na lang sarili ko. Huwag na ibang tao. So, para sa akin, maganda. Okay to. Saka yung throttle niya, no? Responsive, no? Oh? Isa pa yun sa maganda dito, no? Responsive. Tap! Para tayo, drive carefully. Pero totoo yun, tumatawa lang talaga ako. Pero totoo yun, ang natatawa lang kasi ko, coming from me, no, na talagang magpatakbo barabara, no? Doon ako natatawa.